ano to? Yan. Dali-dali lang naman yun. Ay, oo nga. Aso yun eh. Ang galing ah. O sige, eto. Oh, switch, ano, switch. Ano to? Sige, switch. Ikaw naman. Let's switch. Tingnan natin ah. Sino pa yan? Aso rin naman yan eh. Oh, di yan aso. Wolf yan oh. Awo! Ano ba? Ay, ang dadali naman yung mga ginagawa nyo. O ito, hulaan nyo. Ano yan? Close? Close ano ng yan? Animals? Ano yan yung ganun? Rabbit ba yan? Tama! Ang galing mo naman. Pang armadillo. Galing mo. O sige, ito. May alam pa ako. Laan nyo ito. Tingnan natin. Ano yan? Ano yan? Puno naman yan eh. Oo nga. Hindi yan nalaman. Hindi yan puno. O sige, hayop yan. First clue yun. First clue. Hayop? Ay, may isip ako. Hayop na nauntog sa puno? Ayun ka naman eh. Ay, sorry. Hindi ko kasi makita. Ano ba kasi yan? Yan. Kabayo? Malapit na. Mas malaki lang sa kabayo. Giant kabayo? Oo, giant. Ano ba? Sirit na? Sige na nga. Oo, ano ba kasi elepante. Yan? Ayan yung trap niya. Ayoko nga. Okay. Yan. Guys, yun. Ang daming hayop na pwedeng gawin gamit ang anino, no? Kaya oo nga eh. Pwede pang ang tao, pero di ba ako marunong na? Kaya nga, mahirap yun eh. At yung iba naman, puppets ang ginagamit sa pagsashadow play. Shadow play? Oo. Yun ang tawag sa paglalaro ng anino. Shadow at play. Shadow play. Guys, kilala niyo ba kung sino yung isa sa mga Pilipino na mahilig mag-shadow play? Ha? Siya si Sanino? Hindi. Seryosong tanong to, Erica. Sorry, kalaw kasi joke eh. Eh, sino ba kasi ang sinasabi mo? Eh, di si Jose Rizal. Ha? Nagsha-shadow play yung national hero natin? Oo naman. Gusto niyo gawin din natin? Sige! 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 Game! Kwentuhang anino tayo ngayon dito sa... Story! Noon, ang gamit na ilaw ng mga Pilipino ay gasera at kandila. At ito rin ang ginagamit ni Rizal para mag-shadow play. Tinatawag niya itong karilyo. Eh, bakit mo pinatay? Di ba gagamitin natin yan para mag-shadow play? Oo nga, tsaka di ba gagawin din natin ang karilyo? Meron ba dyang posbo? E di sindihan na lang natin ulit. Oo nga, sindihan. O, teka, kalma lang kayo guys. Magkakarilyo pa rin naman tayo eh. E di sindihan na lang natin ulit. Huwag na kasi delikado, baka masunog ba tayo dito eh. O nga pala. Iba na lang yung gagamitin natin. Ito! Lamp? Okay rin yan para mas safe. Oo, hindi lang yung nagagamitin natin. Pati yung shadow box. Guys, akit niyo na lang yung shadow box. Sige. Kaya niyo ba yan? Mag-aang lang yata. Yan, mag-aang lang. Ayan. Yan? Okay na yan. Ayan. Tara, pasok mo ulit tayo, Santino. Pero, yan siya. Diyan ba natin ipapakita yung mga anino? Oo. Guys, alam niyo ba kung ano yung kwento na ginawa ni Rizal ng karilyo? Ano ba? Yung kwento ng bata siya? Alam ko na, kwento ng buhay niya. Hindi. Ano ba? Kwento ni Pagungat ni Matching. Uy, talaga? Ay, gusto ko yung mapanood ah! Na-post kaya yun ni Rizal online? Gusto ko kasi mapanood eh. Eh, ito naman eh. Siyempre hindi eh. Wala namang internet noong unang panahon. Hey, joke lang. Ito naman, hindi mo mabiro. Kung hindi mo na-upload ni Rizal, eh di tayo mag-a-upload. Tama! Si Pagong at si Matching. Story version. Okay, oh, punta na tayo sa likod. Sige. Mo na yan. Ouch! Yehey! Parang safe lang! Isang araw, habang naglalakad ng magkaibigan na si Pagong at si Matching, nakakita sila ng nabuwal na puno ng saging. Uy, Pagong, tignan mo! May puno! Pwede pa natin itong itanim! Oo nga! Tapos, hati tayo sa bunga! Ay, alam ko na!
Mas mabuti pa, hatiin na lang natin yung puno para mas marami tayong saging. Sabagay! Sige! At hinati nga ng magkaibigan ng puno. Pinili ni Matching ang taas na bahagi at ibinigay naman niya kay Pagong ang baba. Hehe, naisahan ko na naman si Pagong. Sa akin na punta yung taas, kaya mas maraming dahon. Mas mabilis itong mamumunga. Itinanim nila ang puno at pagkalipas ng ilang buwan, laking gulat nila. What? Namatay ang puno ko ng saging? Paano na ang saging ko? Wow! Ang dami kong saging! Ang dami kong kakainin! Pagong, bakit ganun? Ang puno mo namunga ang akin na lanta. Matching, siyempre, mas natumbo yung akin kasi akong nakukuha ng parte na may ugat. Ah, ganun ba yun? Alam mo, pwede kita tulungan pitasin yung mga saging. Oo nga, masyadong ang mahirap pitasin to. Buti na lang talaga may kaibigan akong Matching. Inakyat ni Matching ang puno ni Pagong. Kaya lang, pagdating niya sa taas, sinimulan na niyang kainin ng mga saging ni Pagong at hindi niya tinirahan ang kaibigan. Hoy, Matching! Tirahan mo naman ako ng mga saging! Hahaha! Next time mo na lang, Pagong! Bumunga pa naman ito eh! Ang sarap! Dahil sa inis, nilagyan ni Pagong yung mga tinikang puno. Kaya pagbaba ni Matching, sakit! Ouch! Dahil sa galit kay Pagong, hinuli niya ito. Ah! Huli ka! Dahil sa ginawa mo, hahatiin kita! Hahatiin? Okay din. Dadami ako. Dadami ang lahi ko. Ah! Ganun ba? Ano kaya? Alam ko na! Itatapon na lang kita sa ilog. Itatapon sa ilog? Hay nako! Matching, parang awa mo na, huwag mo kong itapon sa ilog. Palit kayo. Oh, thanks. Tulungin mo. At ganun nga ang ginawa ni Matching. Ah! Itinapon niya sa ilog si Pagong. Pero ilang sandali lang, lumutang ulit ito. Palangoy-langoy pa nga eh. Hindi makapaniwala si Matching. Matching, hindi mo ba alam na kaming mga Pagong, kaya rin namin mabuhay sa tubig? Ah! Walang nagawa si Matching kundi panoorin ang lulutang-lutang na kaibigan. Sabi nga, tuso man ang Matching, naiisahan pa din. At dyan nagtatapos ang kwento ni Pagong at ni Matching! Yay! Yun! Ang galing, no? Ang galing! Ang siya! Galing! Grabe na ako sa'yo ng mga shadow puppets! Oo nga! Uy, guys! Next time, gawa naman tayo! Malalaking puppets! Oo nga, no! Sobrang sa'yo kaya! Pero parang nakakatakot, eh! Ha? Malalaking anino! Eh, ba't ka naman matatakot sa anino? Alam niyo ba, guys, meron akong alam na kwento tungkol sa batang takot sa sarili niyang anino? Ha? Huh? Talaga? Marinig! Yay! Kwento pa! Yay! Lumaya yan sa pagbabalik ng... Story! Yay! Simulan na natin ang kwentong anino. May isang bagay na kinatatakutan ang batang si Dong. Yun ay ang kanyang anino. Bakit nga ba ayaw na ayaw na sa sarili niyang anino? Takot si Dong sa kanyang anino. Sa itsura nitong maitim at walang muka o kahit man lang ngipin. Kaya nag-isip si Dong ng paraan kung paano hihiwalay sa kanya ang kanyang anino. Di mo ba ako tatantanan? Araw-araw mo na lang akong sinusundan at ginugulat.
Di mo ba ako hahayaang mag-isa? Wala na ba akong privacy? Oh, dalin ko kaya siya sa kagubatan, tapos iiwan ko siya dun. O kaya sa dagat. Pwede rin sa ilog. Ano bang pwedeng gawin sa anino ko? Narinig ng anino niya ang mga sinabi ni Dong. Kaya naman, nalungkot ito. Sa sobrang lungkot, kusa na itong umalis. Nagising na lamang si Dong kinaumagahan na wala na ang kanyang anino. Ay, salamat! Wala na siya! Wala na ang anino ko! Magagawa ko na ang mga gusto ko nang walang nananakot at nanggugulat na anino. Paalam, anino! Woohoo! Nung una'y tuwang-tuwa si Dong sa pagkawala ng anino niya. Pero habang tumatagal, parang hinahanap-hanap na niya ito. Nasanay kasi siya na lagi nakasunod sa kanya ang kanyang anino eh. Hanggang isang araw, isang matandang babae ang nakasalubong niya. Anino ko, halika! Dito tayo maglaro! Nakikipaglaro ka po sa sarili mong anino? Oo, bakit? Hindi po ba kayo natatakot? Ha? Huh? Bakit naman ako matatakot sa isang kaibigan? Kaibigan? Oo, kaibigan. Ang anino natin ay mga kaibigan, di ba? Sabi pa nila, pinabantayan din tayo ng anino natin. Pag natutulog tayo, oo, nagpapahinga. Baka nga pong namimiss ko ang anino ko. Bakit? Asan ang anino mo? Ha? Nasaan? Ang totoo po niyan, hindi po ako naging mabuti sa kanya. Kaya siguro siya umalis. Ay nako! Hindi pa uli ang lahat! Hala! Halapin mo ang inyong anino! Dali! Opo, opo, opo. Hahanapin ko po siya. Maraming salamat po sa'yo. Sa inyo ng anino mo. Dali-daling hinanap ni Dong ang anino niya. Anino! Anino! Nasaan ka na? Patawarin mo ako. Anino! Hinanap niya ang anino niya sa gubat. Dagat, hanggang sa natagpuan niya ito sa isang bayan kung saan matao at masikip. Anino ko, patawarin mo ako. Hindi pala dapat kita itinakwil. Dapat ba nga akong magpasalamat na sinasamahan at binabantayan mo ako. Lalo na sa mga panahon nang mag-isa ako. Pinatawad siya ng kanyang anino. At simula noon, naging mag-best friends na sila. At dyan nagtatapos ang kwento ni Dong at ang kanyang anino. Nagustuhan niyo ba? Oo naman! Ganda nga eh! Nagkamati na sila sa Zoom kahit hindi niya nakausap yung anino niya, no? Ito ang kwento ni Karankal, ang bayaning iisang dangkal. Isang dangkal? Grabe, liit. Isang mag-asawa ang minayayaan ng di pangkaraniwang anak. Isang bata na hindi lumalaki. Siya, si Karankal. Iisang dangkal lang ang laki ni Karankal. Pero ang mas nakakamangha sa kanya, super lakas niyang kumain. Kaban-kaban ng bigas ang kaya niyang ubusin. Ang liit na lang din. Nay, may kanin pa ba tayo dyan? Parang kulang itong isang kalderang sinaing eh. Ha? Eh, pangatlong kaldero mo na yan ah. Hayaan mo. Next time, apat na kaldero na ang isasaing ko. Kainin ang lima, Nay. Hay, nako. Kaya naman na mo problema ang mga magulang ni Karankal kung saan kukuha ng pampakain sa anak. Kaya isang gabi, umalis siya sa kanila para hanapin ang kanyang swerte. Napadpad siya sa isang lugar na para bang lahat ng tao nagtatago. Nasaan na kayo? Gutom na ako. Sino naman ngayon ang kakainin ko? Ginagalit niyo ako, ah!
Hello! 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 Nalaman ni Karangkal na ang higante ngayon ay kinatatakutan ng mga taga-baryo. Kaya naman, buong tapang niya itong hinarap. Ha? Ikaw, higante ka! Ang laki-laki mo! Inaagawan mo ng pagkain ng maliliit na tao! Sino yung nagsasalita? Nasaan ka? Nandito ako! Ay, nandiyan ka pala? Maliit na nililang? Kumanda ka! Hindi kita uulungan! Kumanda? Halika nga rito at ikaw ang gagawin pong dessert. Ang hindi napansin ng higante, binuksan ni Karangkal ang baon niyang paminta at isinaboy na ito sa ilong ng higante. Nabahing na paulit-ulit ang higante hanggang sa ma-outbalance ito at mahulog sa mabatong bangin. Oh! Wala na, higante! Yahoo! Sa tuwa ng mga tao, sinabihan nila sa Karangkal na ibibigay anuman ang hilingin niya. Siyempre, lifetime supply ng bigas para sa pamilya niya ang hiningi ni Karangkal. Dahil sa kabayanihan ni Karangkal, hindi na namomblema ang mga magulang niya kung saan kukuha ng pagkain. At si Karangkal, laging busog sa pagkain at pagmamahal. O, ano natutunan niyo? Na huwag maliitin yung tao kahit sa mas maliit sa'yo. Tama. At saka, kahit maliit siya, naging bayani pa rin siya. Ang galing, no? Ang dami nating nakilala sa shadow kwentuhan natin. Oo nga eh. Si Pagong, si Matching, si Dong, tsaka si Karangkal. At syempre, ang kanilang mga anino. Kaya always